Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang 10 dahilan kung bakit nag-overheat ang makina ng inyong sasakyan. Kaya kung may problema kayo sa cooling system ng inyong sasakyan, ang video ito ay para sa inyo. Pero bago tayo magsimula, pakisuyo muna na mag-subscribe kayo. Iyong ay marami sa atin guys no na takot mag-overheat ang ating sasakyan no. Ayaw natin 'yan. Habang nagbumabiyahe tayo, ayaw natin makita na tumataas yung temperature gauge natin sa dashboard. Ako tayo diyan. At naranasan ko 'yan nung napunta ako sa Tagaytay. Kaya marami sa inyo na sumasubaybay talaga sa aking channel. Itong sasakyan na ito, itong Montero Sports ko, ay nag-overheat yan. Pero nasolusyonan ko naman yun. So, yan yung isa sa tatalakayin ko ngayon. Kung ano yung cause ng overheating ng sasakyan ito. No? Kaya napaka-importante para sa mga car owners, katulad ninyo, na alam ninyo kung ano ang mga causes ng overheating. Para meron din kayong idea kung paano ito solusyonan. Meron akong nasulat na article sa aking official website, no? Nowasgarage.com, yung reasons kung bakit nag-overheat ang makina. Okay? Pwede nyo tignan nyo, pwede nyo basahin. Basically, yung mga nasabi ko ron ay tuturo ko rin dito sa video na ito. Pero ilalagay ko yung link ng article na iyon sa aking description sa baba. Okay guys, so ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit nag-overheat ang sasakyan? Okay guys, ang unang-unang yung titignan kapag nag-overheat ang inyong sasakyan ay ang radiator cap. No? Maraming mga car owners, kapag nag-overheat ang kanilang sasakyan, ang iniisip agad nila ay yung radiator ang problema. Hindi po, no? Na-overlook lagi itong radiator cap. Ano ba ang itsura ng radiator cap? Ah, pakita ko sa inyo. Yan. Minsan, ang radiator cap, ano, nasisira yung mga rubber niya. No? No? Pagka nasira yung mga rubber na yan, hindi niya na makakaya yung pressure, yung init noong engine. Ang mangyayari, hindi niya kayang pigilan yung coolant o yung tubig. Ang mangyayari ngayon, imbis na mag-circulate yung coolant, no, bumabalik ngayon sa reservoir yung coolant, yung tubig ninyo. Kaya yung mga merong overheating problem, napapansin nila mismo na yung coolant nila minsan puno. Kasi nga, hindi nag-circulate yung coolant dito sa engine at sa radiator. Ibinabalik ng radiator yung tubig doon sa mismong reservoir. No? Ang may problema noon ay yung radiator cap ninyo. So, pwede nyo palitan yung radiator cap nyo. Mura lang naman yan. No? Maraming nabibili sa mga auto shops na ganyan. So, ikalawang reason kung bakit nag-overheat ang sasakyan at kadalasan din na-overlook ay ang inyong coolant level. No? Kadalasan, kapag bago ang sasakyan, hindi na natin pinapansin masyado itong coolant level kasi bago naman ang sasakyan. No? Maling habit 'yon, guys, no? Maling perception 'yon. Kahit bagong sasakyan ninyo, pwedeng maiga o maubos ang coolant ninyo. Kaya kailangan lagi niyo chine-check 'yan, no? Kaya kapag bumababa yung coolant level ninyo, kailangan ninyong i-top up 'yan ng coolant. Okay? 'Yun yung isang cause kung bakit nag-overheat yung sasakyan kasi kulang ng coolant yung cooling system ng inyong makina. Okay? 'Yun yung pangalawa. Okay guys, ang ikatlong dahilan ng overheating ay may mga tagas, no? Leaks, no, sa cooling system ninyo. Paano niyo malalaman kung may leaks, no? Check niyo yung mga hoses ng inyong radiator kung may leak. Usually, makikita niyo 'yon, tumutulo o may mga tagas. Makita niyo agad 'yon kasi may kulay naman yung coolant, no? 'Yon ang purpose niyon kung bakit may color ang coolant. Kaya napakaganda na gumamit kayo ng coolant, hindi lang tubig. Okay? Para may spot nyo agad kung mayroong leak yung cooling system ninyo. At hindi lang sa mga hose yan, hindi lang sa radiator, sa buong makina rin. Kadalasan, yung radiator, pag nabutas yan, yun, may problema ka na agad. Kasi patagas agad yung coolant dun sa radiator. Kaya iwasan nyo na magkabutas yung radiator ninyo. So, yung
yun yung ika-apat na dahilan kung bakit nagkaka-overheat ang sasakyan, yung bad radiator, no? Kadalasan, hindi lang may butas yung radiator, hindi lang may tagas, no? Kadalasan, barado siya, madumi siya, no? Kadalasan kasi, may mga owners na kung ano-anong inilalagay sa radiator na hindi naman akma sa engine, hindi talaga specification ng engine. Kaya nangyayari, nasisira yung radiator, no? Nagkakaroon siya ng bara. Ayan. Kapag nagbara ang inyong radiator o nabutas yan, hindi lang basta-basta masusolve yan sa paggamit ng mga leak stop, no? Meron kasi mga nabibili na pang-stop ng leak sa radiator. Hindi rin effective yon. Mas maganda, palitan nyo na yung buong radiator ninyo. Kaya para maiwasan na magbara, no, maging masira ang inyong radiator, gumamit lang ng coolant na specified ng inyong manufacturer. Okay guys, ang fifth reason kung bakit nag-overheat ang inyong engine ay ang fan clutch, no? So meron akong silicone oil refill video kung paano mag-refill ng silicone oil sa fan clutch. Pwede nyo yung panoorin yun. Lalagay ko yung link dito sa cards natin. So sa engine, no, may mga iba't ibang fan, no? Kung ang inyong sasakyan ay rear-wheel drive SUV truck, kadalasan fan clutch ang makikita ninyo sa engine nyo. Pero ang engine ninyo ay, ang kotse nyo ay sedan na front-wheel drive. Mamaya papakita ko sa inyo yung Hyundai Accent ko. Ang makikita nyo doon ay radiator fan. Paliwanag ko rin sa inyo mamaya. So either of the two, isa lang ang purpose noon, para palamigin yung engine ninyo, yung temperature ng engine ninyo na dumadaan yung coolant dito sa radiator. Ang purpose kasi ng fan clutch sa kanan radiator fan, palamigin yung coolant na nasa radiator ninyo. Kaya itong fan clutch na ito ay mechanical fan clutch ang tawag dyan. Ibig sabihin, stand alone yan, yung part na yan, ano? Hindi siya kontrolado ng ibang components dito sa engine. At kapag binuksan nyo yung engine ninyo, gagalaw na mismo yung fan clutch. Mag-on na agad yan. Kaya yun nagbibigay ng hangin dito sa radiator. Ganun din yung hangin pabalik sa engine. Kaya lumalamig yung engine. Ngayon, ang problema, kapag palyado ang inyong fan clutch, no, hindi siya magbibigay ng sapat na hangin sa radiator. Yun ang cause ng overheating. At ang isang problem doon kung bakit palyado ang fan clutch, kasi nag-freewheeling na itong blade na ito. Ibig sabihin, kulang na ng silicone oil sa loob ng fan clutch. So kapag ka nag-overheat kayo, ang ikalimang titignan ninyo ay yung inyong fan clutch. Kung merong fan clutch ang inyong engine, kung ang sasakyan nyo ay rear-wheel drive, SUV. E paano kung front-wheel drive? O di tignan natin yung ating Hyundai Accent. Ang ika-anim na dahilan kung bakit nag-overheat ang inyong sasakyan ay malamang dahil din sa radiator fan. So, kung ang inyong engine ay may fan clutch o radiator fan, no, yan yung titignan ninyo. Basically, the same purpose yung dalawang yan, magkaiba lang ng mekanismo. Yung fan clutch ay mechanical, ano? Ibig sabihin, stand-alone siya, nakakabit lang siya sa pulley ng engine. Pag ini-start yung engine, on na siya. Pero, makita nyo dito sa Hyundai Accent ko, ito ay front wheel drive, no? Diesel din siya, pero wala siyang fan clutch. Ano meron siya? Ayun, no? Radiator fan. Kita nyo ba? So, yan yung nagpapalamig sa radiator, no? Computer ang nagbubukas niyan. Na-reach ng engine niyo yung tamang operating temperature, bubukas yan, yung radiator fan. So merong iba, merong mga owners na iba, no, marunong magkalikot, ginagawa nila, nakarekta yan dun sa baterya nila. Eh, huwag nyo gagawin yun. Bakit? Kasi laging naka-on ang inyong radiator fan. No, baka masira agad yung motor, no, tsaka madrain agad yung battery ninyo. So ang aalagaan nyo dyan ay yung thermo switch ninyo. Okay? Yung thermo switch yun yung ikapito na ating dahilan kung bakit nag-overheat ang inyong sasakyan. So kung ang inyong sasakyan ay radiator fan, ang nagpapatakbo dyan, ang nag-on dyan yung tinatawag na thermo switch. So again, kapag ka na-reach na ng inyong engine ng operating temperature niya,
yung thermo switch ang nag-o-on dyan sa radiator fan. So kung bad ang thermo switch nyo, sira ang thermo switch, hindi yung mag-o-on ang radiator fan. Iinit ang inyong engine. Okay? Kaya kung ang sasakyan nyo, front wheel drive, no, malamang yan ay mayroong radiator fan. Walang fan clutch yan, ano? Kasi ang engine design ng front wheel drive, yung mga bells, no, nasa side. Okay? So, hindi pwedeng kabitan yun ng fan clutch. Pag rear wheel drive, yung mga pulley niyan, yung mga belt niyan, nakaharap dun sa radiator. Okay? So, yun yung isa yung tatandaan. Kapag ka front wheel drive ang sasakyan nyo, meron kayong thermal switch, meron kayong radiator fan. Pero kapag ka rear wheel drive ang sasakyan ninyo, SUV, truck, yun ay walang thermal switch kasi automatic nag-o-on ang inyong fan clutch. Okay? Okay guys, yung ikawalo naman na dahilan kung bakit nag-overheat ang inyong engine ay yung tinatawag na thermostat, no? Yung thermostat na yan, ang trabaho niyan ay para mag-circulate o papasukin yung coolant o yung tubig sa engine block, no? So, karamihan ng coolant ay nandoon sa engine block. So, pag mainit na yung mga coolant na yon, yung water na yon, no? Yung thermostat ay nagbubukas. Nagbibigay daan yon para makapasok yung malamig na coolant sa engine block, tapos yung mainit na coolant pupunta naman dito sa radiator para palamigin. Tapos ganun lang yung proseso nun, no? Yung cycle nun, para manatiling nasa optimum temperature o right temperature ang inyong makina. So sa Montero na ito, ang thermostat ay nandun sa ilalim, no? Matatagpuan yan usually sa mga hoses ng radiator, no? Sa end hose ng radiator. For example, ito yung end hose ng radiator sa taas, no? So, makikita siya dito kadalasan yung ibang engine nandito sa taas, no? Meron dyang thermostat housing. Pero dito sa Montero Sport, yung hose sa baba, nandoon yung thermostat. Okay? Okay guys, ang pangsyam na causes ng overheating ay ang water pump, no? Yung water pump, ang trabaho niyan ay mag-pump, no? Mag-pump ng water para mag-circulate yung water sa buong cooling system ng inyong engine, ano? Kung walang water pump, hindi mag-circulate ang tubig o yung coolant sa inyong buong cooling system. Maglilid yun sa overheating, no? Bakit ba nasisira ang water pump? Minsan kasi, no, nakokorod yun, no? Nangangalawang siya, dumudumi, kaya nasisira yung water pump. Ngayon, dito sa Montero Sports, kita nyo yung fan clutch. Yan yung fan clutch, yung ginawa natin. Ayun, no? Kita nyo yung pulley. Yan ang water pump ng Montero Sports, no? Yung mismong pulley na iyan. Okay? Pag tinanggal nyo yung serpentine belt, yan mismo yung tatanggalin nyo para ma-pull out ninyo yung water pump. Okay? So, kapag lahat na nang i-check ninyo, no? Pero nag-overheat pa rin, water pump na ang inyong papalitan. So, sa Montero Sports, nandun sa pulley ang water pump. Kadalasan, kahit sa ang engine, no, tignan nyo lang dun sa mga dinadaanan ng belt, no? Yun yung isa sa mga pinaiikot ng engine, eh, yung water pump. Okay? Kasi yung serpentine belt ang titingnan ninyo. Kasi yung serpentine belt, dyan nakakabit yung alternator, minsan yung compressor pa, pati yung water pump, power steering, lahat. Okay? May mga engine na sobrang haba ng serpentine belt, so kayo malilito. Tignan nyo yung owner's manual ninyo. Kaya sa Montero Sports Gen 2, nandun yung pinagkakabitan ng fan clutch, yun yung water pump. Okay? Okay, ang last reason kung bakit nag-overheat ang inyong sasakyan ay malamang ang inyong serpentine belt, no? Malamang na wear na ito, no? Palyado na yung mga belt ng inyong makina. For example, dito sa Montero Sports, no? Ito yung serpentine belt, no? Kapag ka hindi na maganda ang belt na iyan, hindi na natatakbo ng mahusay itong fan clutch ninyo,
yung water pump, hindi na rin gagana ng mahusay. Kaya nagkukos yun ng overheating problems, no? Kaya kapag kita nyo na may crack yung inyong serpentine belt, no? Ipa-change nyo yan, papalitan nyo na yan sa inyong mga mekaniko. Okay? Okay guys, yan ang mga dahilan kung bakit nag-overheat ang makina ng sasakyan. Kaya napaka-importante guys, no? Na alam ninyong i-troubleshoot ang inyong mga sasakyan, lalo na kapag ito ay nag-overheat. Ngayon, meron mga nagsasabi guys na isa pang cause ng overheating ay head gasket ng inyong makina. Pero actually guys, kapag ka nasira yung head gasket ng inyong makina, yun ay consequences na ng overheating. Hindi siya cause. Okay? Kapag naghalo na yung tubig at langis, no, sira na ang head gasket ninyo. At mas marami kayong pagawain dyan. Mas mapapagastos kayo. Kaya kapag ka nag-overheat ng inyong makina, importante na i-check nyo na yung mga nasabi kong mga tips kanina, mga reasons kung bakit nag-overheat ang makina. I-check nyo na yung mga parts na yun at baka yun lang ang problema. Huwag nyo nang hayaan lumala pa ang problema ng inyong makina dahil sa overheating. Okay? Kaya guys, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakisuyo na i-like ang video na ito at mag-subscribe kayo sa ating channel. Pakisuyo rin na i-click yung bell icon para lagi kayong notified sa aking mga videos. Maraming salamat guys. Sa ulitin.